Mga taga-Roma, Kabanatong 8, 28. Alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya, silang mga itinawag ayon sa Kanyang layunin. Ang ibig sabihin nito, kaibigan, kahit ang mga pagsubok, mga problema, pagtitiis na nararanasan mo sa iyong buhay, ito ay kasama sa lahat ng bagay sa ikabubuti na ginagawa ng Diyos para sa iyo. Ang mga dumi sa buhay mo, ang mga gulo na nararanasan mo sa iyong buhay, kinukuha ito ng Diyos at ginagamit niya ito upang maganap o mangyari ang layunin niya para sa iyo. Mahirap unawain, kaibigan, ang pamamaraan ng Diyos. Hindi natin malirip ang lalim ng iniisip ng Diyos para sa atin. Pero ang sabi sa ating binasa, ang Diyos ay gumagawa sa lahat ng bagay para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Ibig sabihin to, kaibigan, kahit na yung mga masasakit na bagay na nangyayari sa iyo, kasama ito sa plano ng Diyos. Iniipon ng Diyos ang maliliit na detalye ng buhay mo, mga maliliit na problema, kapighatian, sakit ng dibdib, yung mga pinagdaraanan mo sa buhay, pinagsasama-sama ito ng Diyos at ito ang ginagawa niya. Ginagawa niyang daan upang maging matatag ka. Kayang gawing mabuti ng Diyos ang mga pangit na bagay na nangyayari sa buhay mo, ang mga bagay na ginagawa ng Diablo, ang mga bagay na ginagawa ng Diablo, mga bagay na pinapadala ng Diablo sa buhay mo para wasakin ka, para panghinaan ka ng kalooban. Alam mo ba, kaibigan, kaya itong baliktarin ng Diyos at kaya niya itong gawing mabuti para sa iyo. So, kaibigan, ano ba ang plano ng Diyos sa iyo? Kung bakit Kanya hinahayaang dumaan sa ganyang katinding pagsubok? Wala tayong alam at hindi natin alam ang kasagutan. Gusto ng Diyos na iparanas sa iyo na kahit andyan ka sa gitna ng matinding bagyo ng buhay mo, gusto niyang ipaalam sa iyo, kaya kanyang samahan, kaya kanyang palakasin habang nasa pagsubok ka. Gusto ng Diyos na maging matibay ka at maging matatag ang iyong pananalig sa Kanya. Hindi isang taong nakakaraos lang sa buhay o isang taong nakakapit sa dulo ng pisi at mahuhulog na. Ang gusto ng Diyos na ikaw ay isang maging tao na maging matatag, na higit pa sa isang mananagumpay. Gusto ng Diyos na maging higit ka pa sa mananagumpay. Ang gusto ng Diyos na kahit andyan ka sa loob ng pagsubok, hindi mo na kailangan hilingin sa Diyos na alisin Kanya. Sapagkat, kaibigan, kayang-kaya kang samahan ng Diyos. Kayang-kayang ipakita ng Diyos sa iyo ang magagawa niya. Kahit andyan ka sa gitna ng matinding unos, kahit nasa gitna ka ng apoy, matinding pagsubok, kaya kang samahan ng Diyos diyan sa gitna ng pagsubok. Ang mga Israelita, sila ay nasa ilang noong sila ay nagutom. Nasa ilang sila, nasa disyerto sila, nang bigyan sila ng Diyos ng tinapay at ng inumin. Hindi sila inalis ng Diyos doon sa disyerto, kundi habang sila ay nasa disyerto, ipinakita sa kanila ng Diyos kung ano ang kaya niyang gawin para sa kanila. Alam mo, kaibigan, kadalasan kapag nasa pagsubok tayo, kapag hirap na tayo at hindi na natin alam kung ano ang ating gagawin, minsan hiniling natin sa Diyos na alisin niya tayo sa apoy ng pagsubok. Umiiyak tayo at nagmamakaawa na tanggalin niya tayo sa sitwasyon na ating kinalalagyan. Ang hindi mo alam, kaibigan, na kahit napapasok ka na dahil sa tindi ng mga pagsubok na pinagdaraanan mo, na kayang-kayang gumawa ng Diyos ng himala sa buhay mo. Kaya niyang gamitin ang mga bagay na nangyayari sa iyo upang ibalik-baliktarin ito at gawin niya itong pagpapala para sa buhay mo. Alam mo ba ang naranasan ng mga Israelita, ng mga Hudyo, bago sila makarating sa lupang ipinangako ng Diyos, ipinakita sa kanila ng Diyos na kaya niyang gumawa ng mga himala habang andun sila sa disyerto ng kahirapan. Gayun din naman, kaibigan, alam mo ba, hindi
kana kailang alisin ng Diyos sa sitwasyon na kinalalagyan mo ngayon, sa problemang dinaranas mo ngayon. Gagawa ang Diyos at kikilos siya sa buhay mo upang ipakita sa iyo kung gaano siya kalaki, kung gaano siya makapangyarihan. Ang gusto ng Diyos, kaibigan, matuto ka lang na magtiwala sa Kanya, matuto ka lang na humawak sa Kanyang mga pangako at huwag kang tataligod sa Kanya. Alam ko, kaibigan, hindi madaling magtiwala sa Diyos kung kabi-kabila puro problema ang nasa paligid mo. Kaibigan, kung ikaw ay nasa matinding pagsubok sa mga sandaling ito, kung ikaw ay nalulunod na dahil lagpas ulo na ang utang mo, hirap na hirap ka nang pasanin ang mabibigat na dalahin ng suliranin sa buhay mo. Kaibigan, gusto kong sabihin sa iyo, gustong ipakita sa iyo ng Diyos kung ano ang kaya niyang gawin sa buhay mo kahit nasa gitna ka ng pagsubok, kung gaano siya kalaki at kung paano siya magpapadala ng tulong sa iyo, kung paano siya magpapadala ng provision para sa iyo. Kaibigan, hindi mo na kailangang hilingin sa Diyos na alisin ka niya dyan sa sitwasyon na kinalalagyan mo. Dahil alam mo ba, saan ka man naroroon, anuman ang sitwasyon mo ngayon, gagawa siya ng himala para ipakita niya sa iyo ang kanyang walang hanggang pagmamahal at kung ano ang magagawa niya sa iyo. Ama, salamat po dahil katatagpuin mo kami sa lugar ng pagsubok. Hindi mo na kailangang alisin pa kami sa gitna ng matitinding pagsubok na aming pinagdaraanan. Hindi mo na kami kailangang pang alisin sa problema na pinagdaraanan namin. Katatagpuin mo kami, Ama, sa aming kinalalagyan. Ang provision mo, Ama, ay darating at dadaloy sa aming buhay upang tulungan kami na makatawid sa aming destinasyon. Ama, habang naghihintay kami na malagpasan ang pagsubok na ito sa aming buhay, tulungan mo kami na makita namin ang iyong kamay na umaalalay at kumikilos. Tulungan mo kami na makita ang iyong presensya na sumasama sa amin habang lumalakad kami sa apoy ng pagsubok at ng mga problema. Ang sabi mo sa iyong salita na higit pa kami sa mananagumpay. Kahit kami ay napapaligiran ng santambak na problema, kahit patuloy kaming inaatake ng Diablo, alam namin na higit pa kami sa mananagumpay dahil ipinapaalam mo na sa amin kung sino kami sa iyo. Kami ay higit pa sa mananagumpay dahil ikaw ay aming Diyos. Salamat, Ama, dahil papunta pa lang kami, nauna ka na sa amin at naghihintay ka na sa amin sa kabilang ibayo. Salamat, Panginoon, sa kalayaan. Salamat sa provision. Salamat sa kasagutan sa aming mga katanungan. Salamat, Panginoon, dalangin ko, samahan niyo po ang bawat isa sa amin. At ikaw nga po, Panginoon, ang aming maging kalakasan. Huwag mo kaming iiwanan at palagi mo kaming samahan. Marami pong salamat, Panginoon. Pinupuri ka namin. Pinapasalamatan ka namin. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.